Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtamnawa namin ng buong kaligayahan sa pagtanggap namin nito. Kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ng mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang paligay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating mga gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas na matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain
at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad nidinirinig yaong mga matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakakukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po tayong lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas, pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang.
Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! At mga kapatid, minsan pa, sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa Biyernes sa ika-apat na linggo, sa 40 na paghahanda natin. Hindi sa kamatayan ni Kristo. Father, ang Kwaresma ba? Lagi niyong sinasabi, naghahanda tayo. Saan? Anong pinaghahandaan natin ng 40? Akala natin ang highlight ay ang Good Friday. Kasi nga namang good. Mabuti. Maganda. Pero mga kapatid, hindi yun ang pinaghahandaan nating mabuti. Ang pinaghahandaan natin ng 40 ay ang kanyang muling pagkabuhay. Ang tagumpay ni Kristo ang pinaghahandaan natin. Huwag tayong masyadong masanay na ang inaabangan natin ay ang pagbagsak ng kapwa natin. Na ang inaabangan natin ay ang masira ang kapwa natin. Ay nako, magkakagulo rin yung pamilyang yan, yabang-yabang. Matatapos din yung taong yan. Huwag ganon. Huwag mong inaabangan at hinihintay ang ikahihirap ng ibang tao. Araw-araw, ang dasal natin, kasabay ng ating intensyon, sana sila rin pagpalain, guminhawa, mapatawad, magbago, at maligtas din kagaya ko. Sabihin niyo po sa katabi ninyo ngayong umaga, God bless you. Diba, yan ang unang magandang ginagawa, iniisip sa umaga. Ang aga-aga, ang pangit na nang iniisip mo sa iba. Ang aga-aga, kung ano-ano nang nakikita mong pangit at hindi maganda sa iba. Yan ang unang ugali. Kaya nga po, kapag tayo nagkukumpisal, ano ang pinapaalala ng pari? Iwasan mo, avoid occasions of sin. Anong ibig sabihin nun? Iwasan mo yung mga tao, bagay, lugar na nagtutulak sa'yo sa kasalanan. Kapag yung lagi mong kasama, katrabaho, kaibigan, kakilala, walang ibang ginawa kundi sulsulan ka ng masama. Walang ibang ginawa kundi turuan ka ng mali. Walang iba ginawa kundi turuan kang mamintas ng iba. Eh anong ginagawa mo? Tuwang-tuwa ka naman. Hindi mo namamalayan, sinisira ka na niya. Kaya pakinggan niyo po ang unang pagbasa natin. Ganun ang halimbawa nito. Sa unang pagbasa, sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid. Balakid sila sa landas natin. Tapos sa huling bahagi, nakakatawa na lang ang sabi sa huling bahagi ng unang pagbasa, ito ang usapan ng masasama. Ilang beses, gaano kakadalas maging bahagi ng usapan ng masasama? Gaano mo kadalas binibigay ang sarili mo sa isang samahan, sa isang grupo, sa isang relasyon na walang ibang ginawa kundi pag-usapan ang kasamaan ng iba.
ang kapintasan ng iba, naku, magsawa na tayo dyan. Tama na. Huwag mo sayangin ang oras mo, ang lakas mo, habang nabubuhay ka pa, para lang tumambay sa mga taong kagaya nila. Gisingin mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. Ha? At sa ating ebanghelyo, hindi lang tayo binabalaan, pinapaalalahanan ng Diyos na iwasan natin yung mga taong nagtutulak sa atin sa kasalanan. Sa ating ebanghelyo, ano ang ginawa ni Kristo? Sa ay umiwas, nakakagulat, no? Alam natin si Kristo, matapang, buo ang loob, walang inaatrasan. Pero umiwas siya sa Galilea, sa lugar na kung saan nandoon ang mga Hudyo na gustong patayin siya. Ito, naaalala ko yung laging mensahe ng mga magulang. Bilin ng magulang sa mga anak. Anak, umiwas ka sa gulo. Di ba po, mga magulang? Anak, umiwas ka sa gulo. Narinig ko yan doon sa nanay ni Tanggol sa batang Quiapo. Ha? Ito namang batang ito, wala nang ibang ginawa. Hindi na umiiwas sa gulo. Ha? Di ba yan ang sabi ng matatanda? Umiwas ka sa gulo. Kung alam mo na kapag laging nandun ka sa lugar na iyon, nutukso ka. Kapag nandun ka sa lugar na iyon, ikaw ay walang nagagawang mabuti at naiisip na maganda, eh bakit balik ka ng balik doon? Nilalagay mo ang sarili mo rin sa kapahamakan. Ikaw din ang pipili araw-araw ng ikabubuti o ikasasama mo. Kaya huwag mong laging tinuturo sa iba. Binibintang sa iba kung bakit nagkakaganyan ka. Tignan mo yung sarili mo. Saan mo ba laging dinadala ang sarili mo? Alam niyo po mga kapatid, kahapon, may isang magandang bagong programa ang Simbahan ng Quiapo na sinimulan po natin. At kasama kayo doon. Baka sabihin niyo, wala naman ako dito, Father, kahapon na. Kasama kayo doon. Bakit? Simula po kahapon, 23 ng Marso, sinimulan po natin ang programang tinawag nating I Thursday. I Thirst, mula sa isa sa mga huling pitong wika ni Kristo, nauuhaw ako mula sa inspirasyon ni Mother Teresa ng Calcutta. Kung paano niya tinugon ang pagkauhaw ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagtulong sa mga kapatid natin, lalo na ang mga walang tirahan at nasa lansangan. Kaya simula kahapon, tuwing Webes, dito po sa ating space sa likod ng Benedict Building, ay gagawin natin tuwing umaga ng Webes ang feeding program natin. Pero hindi lang basta feeding program. Yung ating masisipag na staff ng Social Services Ministry sa tulong ng ating Disaster and Relief Office, inikot nila 2-3 gabi ang kalsada ng Quiapo para bigyan natin ng pagkakataon ang mga kapatid natin at least once a week muna makakain ng matinong pagkain. Pagdating nila dito, huhugasan ng kanilang kamay, katesismo, kakain, at bago umuwi, huhugasan ng kanilang paa. At kayo ay bahagi noon dahil sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong, donasyon. Sana mga kapatid, huwag mong sayangin ang buhay, ang oras, at anumang biyayang meron ka sa mga tao, sa mga bagay, sa mga lugar na ikapapahamak mo lang, na ikasasama mo lang. Laging may paraan kung paano ka mabuhay sa kabutihan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong Kwaresma, hayaan mong iligtas ka ng Diyos, tanggalin ka ng Diyos, ilayo ka ng Diyos,
sa lahat ng uri ng tukso. Huwag mong pigilan ng Diyos at huwag kang magbingi-bingihan sa Diyos. Hayaan mo ngayong Kwaresma, ayusin, tapusin ng Diyos ang anuman o sino man sa buhay mo na magpapahamak sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin po natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap sa panalaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ipagdasal natin ang mga may kaarawan, anibersaryo sa araw na ito, ang mga kapatid nating biktima ng pang-aabuso, ng iba't ibang kalamidad, trahedya sa ating bansa, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga katutubo, ang mga bilanggo, at ang mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ama naming maawain, isinugo mo po ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang pinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan
ay sanawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugtan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na ang amin kanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nabubuhay.
salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Tayo ay dapat magdiwang sapagkat muling nabuhay ang kapatid mong namatay, nakabalik siyang tunay pagkatapos na mawalay. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Gawa ni Jesus na putik sa mata ko ay ipinahid. Hinugasahan ko ng tubig, kabulagan ko ay naalis. Sa Diyos ako ay nananalig. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bukal sa buhay na walang hanggan. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikuran patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Sabay-sabay po nating dasalin, tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, muli po, kasabay ng aming pasasalamat sa inyong pagsisimba ay ang aming walang sawang pagpapasalamat sa inyong pagbibigay pa rin ng tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain ng simbahan. Lalo na po sa pagbibigay natin ng tulong sa mga kapatid natin, hindi lamang sa oras ng kalamidad, kundi sa lahat ng oras na tayo ay tinatawag ng Diyos na magbigay. Sa dami po ng mga dumadating na bigas, noodles, delata, tubig, kaya tayo po ay halos linggo-linggo rin namang nakapagbibigay ng tulong sa iba't iba nating kapatid. Yung pong ating bagong programang iThursday, yan po ay isang bagong pagkakataon para tayo ay mailayo ng Diyos sa anuman at saan mang bagay na magtutulak sa atin sa kasalanan. Salamat sa kabila ng inyong sariling pangangailangan at kakulangan, nagagawa niyo pa ring piliin ang gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.